Nagsimula ang kwento sa mag-asawang sina Edna at Larry na araw-araw ay naghahanap ng mga shellfish upang suportahan ang kanilang pang-araw-araw na buhay. Isang araw, pagkatapos ng trabaho, nakita ni Edna ang isang babae na walang malay na napadpad sa dalampasigan. Dahil sa matinding awa, agad niyang hiniling sa kanyang asawa na tulungan siyang dalhin ang babae pauwi para mapagamot ito. Pagdating sa kanilang tahanan, nagkamalay ang babae at ipinakilala ang sarili bilang si Amy, isang residente ng karatig na yun. Nakaramdam ng simpatiya si Edna at Larry sa sitwasyon ni Amy. Isinalang-alang ni Edna ang pagkuha ng larawan ni Amy para i-post sa social media, umaasa na maaaring makilala ng pamilya ni Amy at malaman ang kanyang kinaroroonan. Gayunpaman, nakiusap si Amy kay Edna na huwag i-post ang kanyang larawan dahil sa kahihiyan. Bilang paggalang sa kagustuhan ni Amy, inalok siya ni Edna na pansamantalang manatili sa kanilang tahanan. Kinaumagahan, nagulat si Edna nang makakita ng mga pagkain na inihanda ni Amy bilang pasasalamat. Habang nag-aalmusal sila, binanggit ni Larry na ihahatid niya si Amy sa kanyang bahay, ngunit tumanggi si Amy at sinabing wala na siyang matitirhan. Isiniwalat niya na siya ay isang ulila na inampon, ngunit pinalayas siya ng mga umampon sa kanya. Naantig sa kwento ni Amy, nagpaalam si Edna na hayaan si Amy na manatili sa kanilang bahay, sa kabila ng malinaw na pagkadismaya ni Larry sa presensya ni Amy. Kinabukasan, dinala ni Edna si Amy sa isang thrift shop na pag-aari ng isa niyang kaibigan, si Tanya, na ipinakilala bilang kanyang pinsan. May kakayahan si Tanya na basahin ang karakter ng isang tao, at dinalaan niya si Edna na laging mag-ingat kay Amy. Habang nasa tindahan sila, namataan ni Amy ang dalawang pulis sa labas. Bigla siyang nakaramdam ng takot at agad humingi ng pahintulot na pumunta sa banyo. Pagdating nila sa kanilang bahay, agad na sinabihan ni Edna si Amy na subukan ang mga damit na binili niya. Sinuswerte nga naman, hindi sinasadyang nakita ni Larry si Amy habang nagbibihis ang dalaga, at nagriyak kagad ang batota ni Larry. Nang matapos magbihis si Amy, excited niyang ipinakita kay Edna ang bagong damit na ikinamangha ni Edna dahil sa kanyang kagandahan. Dahil dito, muling naisipan ni Edna na kunan ng litrato si Amy para ibahagi sa social media. Gayunpaman, nang marinig ang kahilingan, nakaramdam ng pagkataranta ni Amy at nakiusap kay Edna na huwag siyang kunan ng litrato. Nang gabing iyon, hindi sinasadyang narinig ni Amy ang mga masasarap na bulong na nagmumula sa silid ni Edna na nagsasagawa ng matinding labanan. Dahil sa curious, sinilip sila ni Amy habang iniimagine na kasali din siya sa bakbakan nila. Nang sumunod na araw, namulekta si Edna ng mga bayad para sa shellfish mula sa kanyang mga customer at ipinagkatiwala kay Amy ang pag-aalaga sa kanyang asawang may sakit. Gayunpaman, si Larry, na hindi na mapigilan ang kanyang alaga na gustong tumuklo sa dalaga, ay lumapit kay Amy at nagsimulang araruhin ito. At dito nagsimula ang matinding bakbakan. Mula noong insidenteng iyon, ay madalas nang pinapakain ni Amy ang kanyang bibingka kay Larry sa tuwing lumalabas si Edna para mangulekta ng mga bayad. Sa paglipas ng panahon, napansin ni Edna ang pagbabago sa ugali ng kanyang asawa na kamakailan ay naging iba. Ipinagtapat niya kay Amy ang tungkol sa kanyang mga hinala na ipinahayag ang kanyang pagmamahal sa kanyang asawa at ang kanyang takot na mawala ito. Tahimik na nakinig si Amy sa mga kwento ni Edna. Hindi mahanap ang tamang salita na sasabihin. Isang gabi, nagising si Edna mula sa kanyang pagtulog at hindi niya nakita ang kanyang asawa sa kanyang tabi. Dahil sa curious siya, sinubukan niyang hanapin si Larry at laking gulat niya nang makita niya si Larry na nakikipag-make a sky. Amy, si Edna ay nakaramdam ng matinding galit at pagkadismaya kay Amy na nakipagrelasyon sa kanyang asawa. Ipinagtanggol ni Larry si Amy sa pagsasabing ito ay kasalanan ni Edna. Dahil pinilit niyang manatili si Amy sa kanilang bahay noong una kahit na ayaw ni Larry. Umiiyak sa sakit si Edna at pinapaalis si Amy sa kanilang bahay. Pagkatapos ng insidenteng iyon, pinayagan ni Larry si Amy na manatili at ginawa siyang pangalawang asawa nito. Ngayon, kada sasapit ang gabi ay nakatoka sila ni Edna at Amy na magpalitan para makatabi si Larry kada gabi. Dahil sa ayaw niyang mawala ang asawa at magwagi si Amy, ipinagpatuloy din ni Edna ang pag-agaw sa atensyon ng asawa, sinabihan niya si Amy na enjoyan na niya ang kanyang oras kasama si Larry dahil balang araw ay mababawi rin niya ito. Habang tumatagal ay humihigpit ang kompetisyon sa pagitan ng dalawang babae, pareho silang nagpapagalingan sa pagkaldag kay Larry, kahit sa pagluluto ay kanya-kanya sila ng diskarte para lamang mapasaya si Larry. Sa paglipas ng panahon, sa wakas ay nagtagumpay si Edna na mabawi ang kanyang asawa mula kay Amy at patuloy itong ginagawa. Nang maglaon ay naboboring na si Larry kay Amy, at hindi nag-aatubiling tanggihan ang kanyang mga imbitasyon para makipagbakbakan.
Nakaramdam ng matinding inggit si Amy nang mapagtantong wala nang pakialam si Larry sa kanya, lalo na nang matuklasan na nabuntis na si Edna ni Larry, at naging dahilan ito para maniwala si Amy na hindi na siya pinapahalagahan ni Larry. Dahil masama ang loob, lumabas ng bahay si Amy, at pumayag na makipag-inuman sa tatlong lalaki na mga mangingista. Nang magkalasangan na sila, biniro siya ng isa sa mga lalaki. At dahil sa lasing, pumayag si Amy na makipagbakbakan sa tatlong mangingisda nang sabay-sabay at nagsimula ang pagtatampisaw. Nang matapos ang bakbakan, pumuwi si Amy sa bahay na lasing pa rin at nadatna niyang kumakaldag din si Edna at Larry. Noong una ay pinagmamasdan niya lang sila, ngunit hindi na siya nakatiis, nakiusap si Amy sa kanila na payagan siyang makisali sa kanilang ginagawa. Tinanggihan ni Larry ang kanyang kahilingan at itinulak siya palabas ng kanilang silid at sinabihan siyang umalis at huwag nang babalik. Hopeless na si Amy, sa wakas ay naalala niya ang lahat ng mga pangyayaring naranasan niya at nabunyag kung sino siya. Si Amy pala ay isang psychopath at pala ay patlipat lang siya ng lugar para maghanap ng mga biktima. Sa mga unang eksena, nakita niya si Edna at Larry at nagkunwaring walang malay para tulungan nila siya. All this time, nagkunwari si Amy dahil gusto niyang nakawin si Larry sa asawa nito pero dahil hindi nangyari ang gusto niya. Ginawa na lang ni Amy ang dati niyang ginagawa, kumuha si Amy ng karit at habang nagbabakbakan ang mag-asawa ay inatake niya ang mga ito na nagtapos sa mga buhay ng dalawa. Nagtapos ang istorya habang naglalakbay si Amy at nakilala niya ang isang sundalo na nagngangalang Roman at ipinakilala niya ang sarili bilang si Aiko. Kung nagustuhan mo ang recap, please like the video at baka pwedeng mag-subscribe ka naman sa aking munting channel. Maraming salamat!